Sa ibang balita, ibinuhos sa Korte Suprema ng mga grupong tutol sa nakaambang dagdag singil sa kuryente ang kanilang mga dahilan para tuluyan ng ibasura ang anilay dagdag pahirap sa taong bayan. Mula sa Maynila, Nakatutok Live, si Lia Mangyalak, Del Castillo. Lia? Vicky, sumalang na sa oral arguments dito sa Supreme Court ang mga grupong kontra sa dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Giit nila, hindi raw makatarungan ang dagdag singil at labag daw sa batas ang ginawang pag-aaproba dito ng ERC. Pinakamataas na power rate raw na maituturing sa kasaysayan ng bansa ang 4 peso and 15 centavos na dagdag singil na ipatutupad ng Meralco simula dapat noong Disyembre. Pero pinigilan ito ng Korte Suprema nang magpalabas ng temporary restraining order. Tanong ni Bayan muna Representative Nery Colmenares, isa sa mga petitioner, bakit nagmadali ang ERC na aprubahan ang dagdag singil ng Meralco? Labag din daw sa saligang batas ang automatic pass-on provision kung saan ipinapasa ng Meralco sa customers ang bayarin nila para sa mahal na kuryenteng nabili sa mga supplier. People will never understand respondent ERC's penchant to hastily and automatically approve rate hikes as if the energy sector will crumble if the same is not immediately granted, despite the fact that there are other methodologies of pass-through processes in many countries that are not automatic but did not result in bankruptcy for the GenCos and the DUs. Dagdag pa ni Colmenares, nakialam umano ang Meralco sa bidding para sa presyo ng kuryente na nabili sa wholesale electricity spot market nang utusan nito ang Therma Mobile Inc. na magbid sa pinakamataas na presyo sa WESM. Eh, ikaw ang nagpataas ng supply, pinagbid mo si Therma Mobile ng 62 pesos, ngayon babayaran namin ng 62 pesos. That is unjust. Sa isinumiting comment ng Therma Mobile sa korte, inamin itong inutusan sila ng Meralco na magbid sa offer price ceiling na 62 pesos kada kilowatt hour. Pero pinagagawa lang daw ito ng Meralco sa off-peak hours sa pag-aakalang hindi madidispatch ang kailangang kuryente na isusupply ng planta nila. Pero noong November hanggang December 2013, masyado raw naging mataas ang demand sa kuryente. Dahil hindi nakapag-supply ng kuryente ang Malaya plant, napilitang gamitin ang supply ng Therma Mobile na nabid sa pinakamataas na presyo na 62 pesos. Pero sabi ni Associate Justice Marvic Leonen, hindi basta masasabing minanipula ng Meralco ang presyo ng kuryente. That you are also claiming that there was some level of price manipulation between Meralco and Therma Mobile. And that requires some very technical understanding of the context of the bid rules. Of the operator there, PEMC, the bid rules of course was approved by the ERC. And we have to understand what was the context of that communication. It also requires some understanding of the concept of a bilateral power supply agreement. Pero tanong ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, Meralco rin ba ang bumili ng binentang kuryente ng Therma Mobile sa halagang 62 pesos? Sila man daw ang bumili o hindi, hindi dapat na ipasa ng Meralco sa customer ang mataas na presyo. What Meralco passed on is not the actual cost to Meralco because the actual cost to Meralco is 865. That is correct, Your Honor. And what? This is what it should pass on. The actual cost to Meralco is not 62, correct? Yes, Your Honor. So whether the Meralco bought it, sold and bought at 62, or whether it just sold and did not buy at 62, it can pass on only 865. What is the effect if it keeps on doing that every other hour? So the effect is it tends to increase the price because yes. The other GenCos will say, oh, it's 62, I will bid at 60. Yes. It still increases the price, correct? Actually, that is still correct. What? That is still anti-competitive or it's still a price manipulation. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang oral arguments at nasa second round na ng kanyang pagtatanong si Associate Justice Marvic Leonen. Sa February 4 at 11 naman nakaschedule na sumagot ang mga abogado ng mga respondents kabilang ang Meralco, ERC, Department of Energy, ang mga power producers at generation companies. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Lia Mangyalak, Del Castillo.